sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang puso niya ay tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang luklukan ng pag-ibig ng Diyos na siyang nagdulot ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pagbasa ang siyang nagpapaalala na patuloy tayong nagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga sakramento na iniwan niya sa sangkatauhan, ang pagpapatuloy ng gawaing pagliligtas ng Diyos, na kung saan natatanggap natin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Inaalay natin ang banal na misang ito sa lahat ng mga nag-alay ng kanilang pamisa, sa mga nag-alay ng mga kagalingan, at gayon din ang mga pagsusumamo nating bit-bit sa mga sandaling ito, at pagsusumamo ng mga taong ipinangako nating ipanalangin. Lalong-lalo na din ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang nakakaalala. Sa katahimikan, itaas at ibulong natin ito sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kamaan mo kami, Jesus.
sa kananawa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayon ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pangindapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala munting mang pangamba. Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim ng panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panahong inililihim ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isikinatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon.
Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naniniklohod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at ilisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Para po sa kaalaman ng lahat, ngayong araw ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang dakilang puso na siyang tumubos sa atin mula sa pagkalugmok sa kasalanan. Sapagkat ang kanyang puso ay tanda ng punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, ganap at buong-buong ibinibigay sa sangkatauhan para sa kaligtasan, at ang kanyang puso ay tanda ng dakilang awa ng Diyos. Kumbaga, ang puso ni Jesus ay nagpapamalas ng luklukan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sapagkat ang puso ay simbolo ng pag-ibig. Luklukan ng pag-ibig, lahat ng tao, tayong tao,
lagi nating sinasabi sa ating iniibig, ginagawa ko yan dahil ito yung nagmumula sa puso. Ibig sabihin, ito'y dulot at gawa ng pag-ibig. Lahat ng gawa ng pag-ibig, pagpapamalas ng pag-ibig, laging nagmumula sa puso. Sapagkat ang puso ay luklukan ng pag-ibig. Seat of love. Ang puso po ay iba ang dunong ng puso. Iba ang kaisipan ng puso. The wisdom of the heart is different from the wisdom of this world. Iba ang kaisipan at karunungan, dunong ng puso sa dunong ng kaisipan ng mundong ito. Sapagkat ang dunong ng puso ay laging nagdudulot ng kaligtasan. Nagdudulot ng daan at liwanag patungo sa Diyos. Ang puso ay tanda ng pag-ibig. Kaya nga, hindi naman ikaw po pwedeng umibig dahil iniisip kita. Umiibig ka dahil nagmula sa puso. Umiibig ka, ginagawa mo mga bagay, mahirap man, nagsasakripisyo ka man, sa likod man ng paghihirap, patuloy pa rin umiibig sapagkat ang dunong ng puso ay makalangit. Natuto tayong umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin at tayo'y nakikinabang sa dulot ni ito. Tayong mga tao, natuto lamang umibig dahil ang puso ng Diyos ay puno ng pag-ibig na ating tinutularan. Sa Ebanghelyo, napakinggan natin ang pagpapamalas ng Diyos, ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sapagkat patuloy siyang gumagawa ng gawaing pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ito'y sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng mga sakramento na ating tinatanggap, sakramento ng binyag, at sakramento ng Eucharistia na ating tinatanggap sa tuwing tayo dumadalo ng misa. Sapagkat sa misa, dito inaalay ang kalugod-lugod ng pag-aalay sa Diyos Ama, ang katawan at dugo ni Kristo. Napakinggan natin sa Ebanghelyo, nang ulusin sa tagliran ng sibat, ng kawal, sinibat ang tagliran ni Jesus, dumanak ang dugo at tubig. Nang sibatin ng kawal ang tagliran ni Jesus, ang kanyang puso ay nasugatan. At mula sa kanyang puso, dumanak ang dugo at tubig. At nang dumanak ang dugo at tubig, isinilang ang simbahan. Ang mga sakramento ng binyag at ang Eucharistia. Sapagkat ang tubig na lumabas mula sa tagiliran ni Jesus, mula sa kanyang puso, ay tanda ng sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, sa dulot ng pag-aalay ng buhay ni Jesus at pag-ibig ng Diyos at awa ng Diyos mula sa kanyang puso, dumanak ang tubig, ay tanda ng paglilinis at pagliligtas sa sangkatauhan mula sa minanang kasalanan. Ang sakramento ng binyag ay natinanggap natin ay naging tanda na tayo naging kaanib sa pamilya ng Diyos. Nagmula ang tubig na iyon sa puso ni Jesus, tanda ng kanyang kamahal-mahalang pag-ibig sa sangkatauhan. Ikalawa, dugo. Lumabas mula sa tagliran, mula sa puso ni Jesus. Mula sa dugo na iyon, patuloy tayong inililigtas ni Kristo sa tuwing tayo tumatanggap ng kanyang katawan at dugo sa misa. Sapagkat ang dugong iyon ay patuloy na ating tinatanggap sa tuwing tayo dumadalo sa misa.
ang dugong iyon ay nagmula sa kanyang puso. Therefore, ang pagliligtas ng Diyos, ang tinanggap nating pagliligtas sa Diyos, ang simbahan, ang sakramento ay dulot at nagmula sa puso ni Jesus na ating Panginoong Diyos. Ang ating tinatanggap ay mula sa puso ng Diyos. Hindi lamang sa kaisipan, kundi mula sa pag-ibig ng Diyos na hindi matutumbasa ng kahit anumang pag-ibig ng mundong ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay makalangit, nakakaligtas. Nung tayo binyagan, gaya ko po nang nabanggit sa inyo kanina, ang tubig na lumabas mula sa tagiliran ni Jesus ay tanda ng sakramento ng binyag. Nung tayo binyagan, tayo tumanggap ng pagkataong. Pagkatao na kaanib ng pamilya ng Diyos. We now receive the identity of Christian love. Ang identity na natin, ang pagkatao na natin, ay umibig tulad ni Kristo. Kung babalikan po natin ang ating kasaysayan, mga unang Kristiyano, they are Christians by our love, by their love. Nakikilala na ikaw Kristiyano kung ikay umiibig, marunong umibig tulad ni Kristo. Because the very identity of Christians is to love. Because our God Himself is love. Ang pinakalikas ng Diyos ay pag-ibig. Kaya nga tayong mga tao na tumanggap ng biyaya ng sakramento ng binyag ay tumanggap ng pagkatao na matutong umibig. Hindi lamang umibig, umibig ayon sa pag-ibig ni Jesus. Pagtulad sa gawaing pag-ibig ni Jesus. After the heart of loving Jesus. Kaya nga sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, kung tayo nagkulang man sa panindigan, pananagutan na umibig sa kapwa bilang isang mabuting Kristiyano, sa pagtulad sa halimbawa ni Jesus, nagkulang man tayo, hindi man natin nagampanan, hilingin natin sa Diyos sa banal na misang ito ang kanyang grasya nang maisakatuparan, maisabuhay natin, magampanan natin ng ganap ang pag-ibig na ating tinanggap mula nung tayo binyagan. Ang pagkataong marunong umibig, Kristiyanong pag-ibig, nasasaktan, nalulungkot, tagumpay man sa buhay, nagkukulang man, nagugutom, nahihirapan, patuloy pa rin umiibig. Sapagkat ang umibig bilang mga Kristiyano, tulad ni Jesus, sa likod man ng mga pagsubok, patuloy pa rin ibinabahagi ang sarili upang umibig. Yan ang tanda ng ating pagdiriwang ngayon ng kamahal-mahalan ng puso ni Jesus. Everything came from the heart of Jesus. Ang ating kabutihan, ang ating pag-ibig, ang simbahan, ang ating mga sakramentong tinatanggap ay dulot at bunga ng pag-ibig ng Diyos upang maranasan natin ang patuloy niyang pag-ibig sa sangkatauhan na patuloy na dumadaloy sa simbahan, sa sakramento, at sa mga kabutihang gawa natin. Amen. Ang lahat po ay magtayo. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatido upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal, upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod ng mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayan na mo'y di na banaag, ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mangako, nagpupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. O sana, o sana, sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi
kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalasal sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasay sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, at ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina, aming patron, San Francisco ng Assisi, San Pedro Apostol, Santa Margarita de Alacoque, San Francisco Caracciolo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasakin ang kaharian mo.
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Naririto si Jesucristo, ang kanyang katawan at dugo. Naririto ang kanyang pinakamamahal na puso. Siya ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kalawa at katawa,
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak at sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos. Maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusapin itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang naimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa inyo sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Mga kapiyo, ang imahen ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church, Intramuros, Manila ay naririto sa pambansang Dambana upang magpalaganap ng debosyon. Siya ay mananatili dito hanggang bukas, ikawalo ng Hunyo. Kayo pong lahat ay inaanyayahin makiisa sa mga gawain ng pagdalaw ng Inang Mahal. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawagis ni Kristo sa taintin na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang Rosaryo ng Mahal na Birheng Maria, ang imahen ng mga banal at mga dasalan na nagpapaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at pagpapala. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banalamisa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Maaari na pong ialay ang mga rosas para kay Santo Padre Pio. Available po ang mga rosas.